Marami tayong mga kababayan na pinipili munang magtrabaho sa ibayong dagat, pero sa bandang huli, pinipili pa rin nila ang magkaroon ng masayang buhay, lalo na kung may kapiling na minamahal. Ito po ang inyong espesyal na edisyon ng Banday OCW Foundation mula sa Inquirer.net, Inquirer Television at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K. Banday OCW, Banday OCW. Personal na desisyon ang pangingibang bayan. Pero syempre, personal na desisyon din kung ano ang kanilang gustong tahakin sa kanilang buhay sa hinaharap. Makakakwentuhan natin ang ating kabayang, si Nenaline Spicer. Magandang araw sa iyo, Nenaline! Welcome sa ating Bantay OCW program. Magandang araw din po, Miss Susan K. Oo nga, kwentuhan mo nga kami. Gaano ka ba katagal sa Hong Kong? At Hong Kong ba ang unang bansa na pinuntahan mo o mayroon pang iba? Ang una pong pinuntahan ko po na pinag-workan ay sa when I was 23 years old, nagpunta po ako ng Singapore for almost 10 years. And then after that po... Oh, 10 years? Opo. And then nagtrabaho din po ako sa Bahrain for 2 years. And then Hong Kong for 6 years po. So, kung ito susumahin mo, gaano kahaba? Ilang mga taon yung pag-abroad mo? Bali, almost 20 years. Kumusta naman yung mga trabaho dito sa iba't ibang mga bansa na napuntahan mo? Saan nagkakapareho yung iyong mga employer? At saan din sila nagkakaiba? Sa Singapore po noon, medyo mahirap dahil bata pa po ako noon. Mahirap pa pong mag-adjust. Tapos, makukulit ang mga bata doon. Pero kahit mapukulit, kailangan po marunong ka na makibagay. Kapag nakikita nila na mahal mo yung mga bata, mamahalin ka rin po nila. So at first, siyempre po nahihirapan ako, iiyak-iyak pa ako noon. Pero in-advisean ako na kapag ka iiyak-iyak at nakikita ka na employer mo, lalo pag ng alaga mo, lalo kanilang i-down or lalo kanilang yung pahihirapan. So pinakita ko sa kanila na tough ako. So, ganun. Nakita ng employer ko na yung marunong ako magdisiplina, binigyan ako ng authority na disiplinahin yung dalawang bata. Sa paraang yun, napamahal din po yung mga bata sa akin at yung kakulitan nila noon, pag alam nila na kayang-kaya kanila, lalo kanilang i-down. Dumating ang panahon na talagang napamahal yung mga bata sa akin, na kapag nag-day off ako, namimiss po nila ako. At pag dumarating ako, sinasabulubong nila ako, iyayakap. Mabuti naman, nagkaroon din ng ganung position, ano, yung mga magulang dun sa previous employer mo. Dahil katulad sa Hong Kong, may mga employer doon na nagagalit. Okay. Diba? Sa ating mga OFW kapag dinidisiplina yung mga anak nila. O sa ibang mga bansa rin, ayaw. Para ba sabihin, ikaw magtatwit ang trabaho, yun ang usapan natin, pero yung anak ko, akin yan. Ako bahala dyan. Actually, sila mismo hindi kaya nilang disiplinahin ang kanilang mga anak. Dahil parang sila pa nga yung mga anak ang mas nasusunod. Pero nung nakita nila na talagang strict ako, hindi naman strict ako, kundi pagdating sa discipline, talagang ako, doon akong stricta. Kung sinabi kong no, means no. Kung hindi, hindi. Kaya doon nila nakita ng mga amo ko na okay to. Siguro, itino ang mga bata dito. At meron din po talagang malaki ang kaibahan. Kaya, nung umalis po ako, talagang umiyak yung mga bata. Bakit nakarami ka rin ng mga bansa na pinuntahan? Hindi ka na natili sa isang bansa? Parang adventurous din po kasi ako. Opo, okay. Parang curious ako kung anong meron dun sa bansa na yon at gusto kong marating yon. Bata po kasi ako, masyado nang mataas yung aking pangarap. Gusto kong makarating sa iba't ibang bansa. Sabi ko, hindi naman imposible po yon kung talagang may potential. Ah, gusto mo talagang mag-abroad? Opo, bata pa po ako, talagang gusto kong mag-abroad. At actually, bata pa ako, nag-dream din ako na gusto kong makapag-asawa ng American, which is nagkatotoo. My dream came true. At yung love life mong yan, natagpuan mo yan sa Hong Kong. Opo. Tama ba? Nasa Hong Kong ka? Tama po yun. Unexpected po yun. I met my husband, I was 51 then.
And then 65 din po siya. So, sino bang mag-aakala na ang 51 years old ay muling titibok ang kanyang puso? But unexpected yun. As they said, sabi nga nila na luck only knock once. So, rinab ko na po yun. Since nakita ko naman po siya na sincere siya at saka willing siyang tanggapin ang aking son at ituturing din siya niyang tunay na, parang tunay na anak. Bigla na lang one day nag-pop up, merong nag-send ang message po sa akin. Sabi niya, I saw your picture from a friend and I saw that you are adorable and sweet person. And Iyon, nag-umpisa po doon yung aming love life. At araw-araw na po siyang tumatawag, nagte-text. Sabi kong ganun, kung seryoso ka talaga, you have to wait for the right time. Tapos Nag-meet po kasi kami December 2016 at hindi na po niya ako tinigilan. Na sabi niya, talagang sa'yo ko nakita yung hinahanap ko. Saan kayo nagkita? Sa Hong Kong? Pinuntahan ka niya? Pinuntahan po niya ako doon. So, nag-meet galing siya sa Michigan, USA po. 2016, nag-meet po kami. And then, 2017 ng January, ayun, naging steady lovers kami. And okay. Then, January 2nd po, ayun, nag-propose na po siya ng marriage. So, syempre po, matured na rin ako. And then, na-meet naman po niya yung mga requirements ko. February, 24, pumunta po sa Hong Kong. Dinala na po niya yung engagement ring. Saan kayo kinasal? Dito po sa Pilipinas. Nag-for good ka na ba noon? Umuwi ka na noon? Actually, sabi ko po kasi, mag-for good na ako ng 2018. What do you think? Sabi kong ganun. At saka parang ayoko kasi iwan yung amo ko noon. Dahil actually yung amo ko, ako yung nakatulong sa kanya na yung gumaling po yung kanyang depression. At saka may, yung amo ko doon, close friend po talaga kami. Yan, grabe pa sa magkaibigan ang aming yung aming relationship is walang walang block sa aming relationship as an employee and employer. And she always tell me, my madam always tell me that I'm very special. At ako lang daw, yung helper niya naging 15 years sa kanya, she never said that she's special. Pero pagdating daw sa akin, bakit daw niya nasabi na special ako? Na hihirapan ako na magpaalam sa kanya noon. Pero I have to choose. Sabi ng amo ko noon, nagalit pa nga siya, it's not fair, sabi po niya nung nakausap niya si Ken. Sabi niya, it's not fair. I love Nenalyn first before you love her. But now, Sabi niya, you're taking her from me. Sabi niya, ganun. Mm-hmm. But I love also Nenalyn. So I'm willing to release her because of that love, sabi niya. Nenalyn can work for me forever. Of course, she will decide to resign that someday. But, sabi niya, I know that you can give her a bright future. So, okay. I'm willing to give Nenalyn to you. Pero nung bumitaw ka ng trabaho mo sa Hong Kong, tapos na rin ba ang kontrata mo that time? O nag-break yes, contract? Tapos po. Yung finish contract po, sabi ko, I'm going to finish my contract next year or at the end of this year. So, what do you think? Sabi ko ganon. Kasi po, then sabi niya, actually, I already planned about that. Especially when I've learned that you have a son, I cried, sabi po niya. Because for me, sabi niya, if I'm only away from my children, it hurts, sabi niya. I really miss him so much, even though 1 week I only go for travel for 1 week. How much more to you? 2 years, sabi po niya, hindi mo makikita anak mo. Go home, sabi niya ganon, and be with your son. Kaya, sweet naman. Sabi ko, umiyak po ako noon dahil hindi ko alam paano ako magpaalam sa amo ko. Dahil alam ko my employer was suffering yung blood cancer of the blood. Mm-hmm.
bone marrow cancer. So I don't know how to start kung paano ko sasabihin sa kanya. Ay, sabi ko sa Ken, kung uuwi ako ng Pilipinas, how can I and my son survive since I'm the one providing everything for myself and my son? So, ang sabi po niya, just pray to God, God will provide. And then the next day, he called me, did you pray? I said, yeah. Then sabi niya, okay, go home and I'm willing to provide everything for you. Since we're already engaged, my money is your money. Your son is my son. So doon po talaga ako umiyak ng umiyak. Hindi na rin po ako masyadong nahihirapan kay amo kasi yung flowers na pinadala po niya, yun na po yung sign na alam nila na aalis na ako. Kasi po, yun, kahit yung amo kong lalaki, hindi ko rin alam paano ko i-start. Tapos sabi niya, nung minsan po, nasa kusina, sabi niya, wow, beautiful flowers. Whose flowers are? Oh, that flower is from my fiance. Nagulat siya. From where? From America. So, sabi niya, doon na, parang nagkaroon na silang hint na, ah, hindi ito magtatagal. Kaya, nung gabing yun, talagang nag-pray po ako at nagpaalam ako sa aking amo na, ma'am, sabi ko, I'm sorry, I wanna tell you something. Umiiyak na po siya. At niyakap na po niya ako. Sabi niya, parang alam ko na sasabihin mo. Tapos sabi ko, mahal kita, madam. Pero mahal ko rin yung fiancé ko. Pero sabi ko, this is my future. Nakatuto kasi sa atin yung ating mga OFW, yung mga kababaihan na katulad mo. Paano, ano ba yung susi ng pagtatagumpay at pananatili sa mabait na employer? Kasi sabi mo, naging magkaibigan kayo ng employer mo. Oh. Naging close kayo. Yung trust at respect, napaka-importante po yun. Kasi ikaw nagpunta doon na employee. So you should know your kung saan may lulugar yung sarili mo dahil sila yung employer at kailangan panatilihin po yung katapatan sa trabaho mo dahil malalaman din po ng employer kung talagang ikaw ay sincere sa ginagawa mo at saka ang employer ko kasi noon talagang natutuwa sila sa aking trabaho dahil talagang pinapakita ko na talagang maging satisfied sila. At sa paraan na ginagawa ko yun, marami din silang ginagawa na yung parang mapasaya din po ako. Binibigyan nila ako ng mga bonus. Kumakain kami sa lamesa sabay-sabay po. Whatever they eat, I also eat. Every 6 months, meron po akong bonus. At first bonus ko pa, pangako, tuwan-tuwa ako nun, binigyan ako ng laptop. So that I can communicate with my son regularly. And then, sabi nga nila, para maging masaya din ako kasi nakikita nila na masaya yung anak nila sa akin. Nakikita nila yung love. And nakita po nila na ang mga bata well-behaved. So doon, minahal din nila ako at nagbago. Actually, ang tawag ng amo kong lalaki sa akin na ay madam. At ayaw nilang magpatawag ng sir. Ang tinatawag ko sa kanila ay pangalan. Ako ang tinatawag na madam. Sabi ko, huwag naman ganun. Pero naman kasi, mukha ka naman talagang madam. Tapos yung third na naging close kami, dahil nung dumating pala ako, hindi ko alam, she was suffering depression. At mismo ang doktor niya, sabi niya, I can see that you're happy with Cheche. Yeah, so sabi niya, yes, that's right. My Cheche is my close friend. Cheche ang tawag po niya sa akin. Kung minsan, madam. Older sister pala ang Cheche. Yes, Cheche. Ito, special message. Message mo para sa anak mo at syempre sa iyong asawa. Yan, ang message ko sa asawa ko, thank you for choosing me as your wife. As you always said that you always thank me that I came to your life and your dream came true kasi gusto po talaga niya magkaroon ng wife na Pilipina
with an exotic beauty daw po. Wow, hindi ko alam ako pala yun. Siyempre, I will try my best to be a special and the best wife. And then, siyempre, sa son ko naman, papasalamat din ako sa aking son at mahal na mahal ko rin po siya. Dahil lahat ng pangarap ko kasama din po siya. Kaya kasi sabi ko doon sa asawa ko, kung mamahalin mo ako, kailangan mahalin mo rin ang anak ko na parang anak mo. Package deal yun. Pero kung hindi ka papayag doon, well, it's unfair na magiging masaya ako, ang anak ko hindi. So, yun, salamat sa asawa ko at natanggap niya yun. At salamat din sa aking anak at natanggap din niya yung kanyang stepfather. And he also called him dad. And salamat dahil yung sabi niya kasi noon, kung anong kaligayahan mo, mami, kaligayahan ko na rin. So, at least, maganda. Maganda yung outcome. Kaya ang payo ko naman sa kapwa ko, FW, kailangan ipakita nyo na responsible kayo. Yung trust at saka respect, importante po yun. Kasi, yun po ang tinitignan ng employer. Dahil, kaya ka kinuha na employee nila because they trust you. So, wag kung ano, yung sirain yung trust na yun dahil kapag nasira po yun, mahirap na pong ibalik. Thank you very much, Nenaline. Salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Si Nenaline Spicer, mga kaibigan, nakasama natin mula sa Hong Kong. At syempre, ngayon na nagbabalik sa Pilipinas habang hinihintay naman na makasama na niya muli ang kanyang asawa na si Ken Spicer na nasa Amerika. Yan po ang kwento, ordinaryong babae sa kanyang extraordinary story mula sa Hong Kong. Hatid ng inyong World of Women mula sa Bantay OCW Foundation at Inquirer.net, Inquirer Television at Radio Inquirer Online. Ako po si Susan K. Mahigit 24 na taon nang naglilingkod sa ating mga OFW at kanilang mga kamag-anak saan man sa mundo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta sa Bantay OCW Foundation. Patuloy po tayong magtulong-tulong upang mas marami pa tayong matulungan.